Si Juana ay nakatira sa probinsya ng Lalawigan kung saan may nakatatag na healthcare provider network. Ang bayan ng pueblo kung saan siya pinanganak at lumaki ay isang maliit na munisipyo na may magandang koneksyon sa internet. Kayang makapag-video conferencing ng mga mamamayan kahit nasa mga pampublikong lugar. Ang munisipyo ay mayroon ding maayos na primary care provider network kung saan ang iba't ibang mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan, pati ng mga pangkalusugang pasilidad ay magkakaugnay sa pamamagitan ng magkakaibang mga telehealth solutions at platforms. Ang mga talaang pangkalusugan o health records ng kanilang PCPN ay nakatago sa isang ligtas na imbakan sa internet o cloud. Ang mga telehealth solutions ay nakakapag-konekta sa PCPN sa mas malawak na HCPN ng probinsya na binubuo ng iba pang mga PCPN ng mga ospital ng mga distrito at ng ospital ng probinsya. Sa dulo ng network, ang kanilang HCPN ay konektado rin sa nakatalaga nitong Apex Hospital at kaya rin ng HCPN na makapagpadala ng mga referral sa mga specialty hospital kung kinakailangan. Si Mario ay isang pangkaraniwang magulang na patuloy na natututo kung paano ang tamang pag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak na si Juana. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang banggaan 2 taon na ang nakalipas. May mabilis na truck na nawala ng preno at bumangga sa sinasakyang jeep ng kanyang asawa. Gamit ang mga sanggunian sa internet, ang paghahanap ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga bata ay naging madali para kay Mario. Si Juana ay nagsisimula ng mag-aral sa elementarya at batid ni Mario na ang mga bata sa ganitong edad ay malapit sa pisikal na kapahamakan. Kaya naman, sinusubaybayan niya ang isang YouTube channel upang mapag-aralan ang mga pinsalang pisikal at matuto ng paunang lunas o first aid kapag may nangyaring ganito. Nagustuhan ni Mario ang YouTube channel na ito dahil ang mga video ay nasa wikang Filipino at ang mga salitang ginagamit ay kanyang naiintindihan. Sa tingin niya, ang tagapagsalita sa mga video ay may sapat na kaalaman tungkol sa pag-iwas sa mga pinsalang pisikal at sa paunang lunas. Sinisiguro ni Mario na ang mga impormasyon sa Personal Health Record o PHR ni Juana ay napapanahon. Isang katugmang mHealth app ang ginagamit ni Mario para makita at palagi ang mabago ang mga nilalaman ng PHR ni Juana gaya ng kanyang tangkad at timbang. Dahil si Juana ay bata pa, si Mario ang humahawak ng kanyang mga pansariling dokumento kasama na ang PHR. Isang araw, si Juana ay di sinasadyang nabangga ng isang motorsiklo habang naglalaro sa labas ng kanilang bahay. Ang nagmamanehong nakabangga ay nag-aaral patakbuhin ang motorsiklo ng kanyang tatay. Naisip ni Mario na posibleng napinsala ang buto at laman ni Juana sa kaliwang binti, kaya agad siyang nagbigay ng paunang lunas batay sa kanyang natutunan mula sa mga video sa YouTube. Pinagpahinga ni Mario ang kaliwang binti ni Juana, nilagyan niya ito ng mga harang at suporta para hindi maigalaw at pagkatapos ay nilagyan din ng yelo ang napinsalang bahagi. Dahil sina Mario at Juana ay nakatira sa pulo na isang barangay na nasa isla, kailangan nilang tumawid ng dagat para makarating sa kanilang Rural Health Unit o RHU. Nagtungo si Mario sa kanilang Barangay Health Station o BHS at humingi ng tulong sa kanilang Barangay Health Worker o BHW na naka-duty. Gamit ang Electronic Health Record o EHR ng kanilang Primary Care Provider Network o PCPN, nagpadala ang BHW ng emergency referral sa RHU kasama ang kahilingang magamit ang kanilang ambulansyang pandagat. Habang nasa biyahe papunta sa RHU para mabigyan si Juana ng wastong lunas ng Rural Health Physician o RHP na kanila rin nakatalagang Primary Care Physician o PCP, nakaramdam ng matinding sakit si Juana sa kanyang kaliwang binti sa kabila ng paunang lunas na inilapat ni Mario. Nang makarating sa RHU, binigay ni Mario ang National ID ni Juana sa sekretarya ng RHU para masynchronize ang PHR ni Juana sa kanyang EHR sa PCPN.
Sa unang inspeksyon ng mga sugat ni Juana, inisip ng PCP na magturok ng bakuna laban sa tetano. Pinatingnan ng PCP sa nurse na naka-duty ang talaan ng mga bakuna o immunization record ni Juana. Tiningnan ito ng nurse sa EHR ni Juana at napag-alaman niyang na kumpleto ni Juana ang kanyang tatlong turok na may panlaban sa tetano noong siya ay sanggol pa. At kakatapos lamang niya maturukan ng TD sa isinagawang sabayang pagbabakuna sa kanilang paaralan tatlong araw bago mangyari ang insidente. Dahil dito, nakasiguro ang PCP na malakas ang proteksyon ni Juana laban sa posibilidad ng tetano. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng PCP na posibleng nabalian ng buto si Juana sa kaliwang binti at kakailanganin ang tulong ng espesyalista sa buto. Nagdesisyon sila na magpadala ng telereferal sa ospital ng probinsya gamit ang kinikilalang telehealth platform sa kanilang healthcare provider network o HCPN. Inilipat si Juana ng pasilidad papuntang ospital ng probinsya gamit ang ambulansyang panlupa ng RHU. Ang PHR ni Juana ay pinanatiling nakasynchronize sa buong proseso ng referral. Ang PCPN na pinangangasiwaan ng RHU ay ginamit ang kanilang EHR para magpadala ng report sa HCPN upang mabayaran ang mga serbisyong na ibigay kay Juana, ang emergency na pagkonsulta ni Juana dahil sa pinsala sa kanyang kaliwang binti ay kalakip sa mga pinagsama-samang mga ulat ng morbidity at mortality. Ang mga ulat na ito ay otomatiko ring ipinapadala sa HCPN linggo-linggo ang schedule na pagkasunduan sa HCPN para sa parehong pag-aaral at pamamahala ng mga programang pangkalusugan. Sa ospital ng probinsya, tinanggap ng mga naka-duty sa ER ang telereferral galing sa PCP at naghanda para sa mga pangunahing gagawin kay Juana. Inalerto nila ang radiology department at ang orthopedics department. Gamit ang national ID ni Juana, ang EHR ay otomatikong nakuha ang impormasyong ipinadala ng PCP sa telereferral at nakuha rin ang kanyang mga impormasyong medikal mula sa HCPN Shared Health Record. Si Juana ay nabigyan ng wastong lunas batay sa pagtatasan ng orthopedic surgeon na kanya ring nakatalagang doktor sa pagkakaospital na iyon. Lahat ng mga nangyari at ginawa para kay Juana sa kanyang pagkakaospital ay inilagay sa kanyang EHR sa ospital. Nirefer ng orthopedic surgeon si Juana sa espesyalista sa rehabilitasyon o physiatrist para masuri. Physical therapy na maaaring gawin sa bahay ang inirekomenda kay Juana. Hinayaan ng physiatrist ang physical therapist na ipakita kanila Mario at Juana ang mga ehersisyong bahagi ng plano para sa physical therapy ni Juana. Naglagay din ang physical therapist ng link sa mHealth app ni Mario na nagtutungo sa isang web-based na sanggunian para sa physical therapy. Ang sanggunian na ito ay naglalaman ng mga video at mga babasahin ukol sa mga ehersisyong pinapagawa kay Juana. Bago pa uwiin, pinayuhan ng orthopedic surgeon sina Mario at Juana na manood ng mga video na inaprubahan ng DOH para sa edukasyong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa mga insidente ng kapahamakan at pinsalang pisikal. Ang link patungo sa web portal para sa edukasyong pangkalusugan ay idinagdag sa PHR ni Juana. Isang e-prescription ang ibinigay kay Juana para sa kanyang mga gamot na iinumin sa bahay. Sinabihan si Mario na daanan ng mga niresetang gamot mula sa malapit na butika na bahagi ng kanilang PCPN sa kanilang biyahe pa uwi ng bahay. Ang EHR sa ospital ni Juana, ang kanyang HCPN Shared Health Record at ang kanyang PHR ay nasynchronize bago siya umalis ng ospital. Mula sa EHR sa ospital ni Juana, ang ospital ng probinsya ay gumawa ng report at pinadala sa HCPN upang mabayaran ang mga serbisyong na ibigay kay Juana. Ang datos mula sa pagkakaospital ni Juana ay kalakip sa mga pinagsama-samang mga ulat ng morbidity at mortality at ng mga naihatid na serbisyong pangkalusugan na otomatikong nabubuo at nakukuha kung kinakailangan para mapag-aralan ng ospital ng probinsya.
Ang mga ulat na ito ay otomatiko ring ipinapadala sa HCPN linggo-linggo ang iskedyo na napagkasunduan sa HCPN para sa parehong pag-aaral at pamamahala ng mga programang pangkalusugan. Ang PCP ni Juana, ang RHP ng Pueblo, ay inabisuhan ng orthopedic surgeon tungkol sa kondisyon ni Juana at inendorso din ang mga niresetang gamot at ang plano ng rehabilitasyon sa pamamagitan ng telehealth platform ng HCPN. Ang mga ehersisyo ng physical therapy ni Juana ay maaaring gawin sa bahay habang ang programa ng rehabilitasyon ay binabantayan ng kanyang PCP. Nag-schedule ng isang beses na telementoring ang PCP ni Juana kasama ang espesyalista sa rehabilitasyon. Hindi na kailangan bumalik ni Juana sa ospital ng probinsya para sa follow-up sa mga espesyalista. Ang HCPN at ang DOH ay magkaagapay na pinagbubuti ang kanilang mga estratehiya at nakikipagtulungan sa lokalidad para mapagtibay ang programa sa pag-iwas sa mga pisikal na kapahamakan. Dahil sa kanyang mga napagdaanan, natutunan ni Juana ang kahalagahan ng kalusugan. Patuloy siyang nanonood ng mga video para sa edukasyong pangkalusugan sa telebisyon at social media habang siya ay lumalaki para mapanatili niya ang kanyang malusog na pangangatawan. Abangan ang susunod na kabanata sa darating na linggo, September 6, 5 p.m.